Hello, kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. Bali, ang pag-uusapan natin sa video ito ay tungkol sa posibleng maging budget natin. Abuti na budget sa loob ng isang buwan. So, pag-uusapan natin yung mga importanteng bagay lang na yung mga basic needs natin dito katulad ng pagkain, isama na rin natin yung transportation, at yung renta natin sa bahay or accommodation. Para nang sa ganun ay magkaroon kayo ng idea kung magkano na lang ang matitira sa sahod nyo. Okay? Tara, let's go! Bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan, kung bago ka palang nakapanood ng ating video, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at patap na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga susunod pang video. At pa-follow na rin ang ating Facebook account, pa-like and share para sa iba pa nating mga kababayan. Bali, ang purpose ng video na to ay para magkaroon kayo ng idea kung magkano na nga lang ba ang matitira sa atin sa sahod natin sa loob ng isang buwan. Ano-ano nga ba yung mga pagkakagastusan natin dito? Siyempre, unang-una na dyan, yung pagkain. Sa pagkain, kung mag-isa ka lang naman, kung solo ka, based on my experience, before, nakakagastos lang ako ng around 400 zloty sa loob ng isang buwan. Kasi ang budget ko dati is umabot lang ng 100 zloty per week. Kasi dito, mga kababayan, mura lang yung mga bilihin. Minsan iniisip lang siguro ng ibang tao na mahal dito kasi nasa European country. But dito sa Poland, ito talaga yung masasabi ko na place na mura yung bilihin kasi hindi nga euro yung kanilang currency. Example, magkano ba ang kilo ng manok dito? Yung mga, alam mo yung mga legs, yung mga hita ng manok, ganyan, makakabili ka lang ng halagang 11 to 12 zloty per kilogram. Sa baboy naman, makakabili ka ng 19 zloty per kilogram. At minsan mas mababa pa dyan, depende sa part ng baboy, no? Bigas, 3.5 zloty. Yung 3.5 zloty na yan or 3.4 zloty per kilogram, hindi na magandang klase na rin naman siya. Hindi siya, kumbaga, hindi siya yung pinakamababang kalidad ng bigas. Din sa mga gulay. Sa mga gulay, like repolyo, ganyan, around 6 zloty lang. At yung mga bawang, sibuyas, mura lang sibuyas dito. Makakabili ka ng halagang 5 zloty per kilogram. Mga 5 to 6 zloty per kilogram. Kasi yung binibili namin minsan hindi naman saktong 1 kilogram eh. At binabayaran namin 3 zloty lang. Like mga kalahating kilo siguro yun. So mura lang ang sibuyas dito. Pero ang bawang ay may kamahalan. Kasi yung tatlong buong bawang, tatlong buong clubs ng bawang ay mahigit 10 zloty. And then patatas, yung mga patatas dito mura lang din. Makakabili ka ng mga halagang 8 zloty siguro or 6 zloty ganyan per kilogram. So kung ikukumpara natin yung mga presyo ng mga bilihin dito, mas mababa ang presyo ng karamihan sa mga produkto nila dito kaysa sa Pinas. Except na lang doon sa mga gulay na galing talaga sa ibang bansa. Yung talong nila dito napakamahal. Ganon. Pero kung hindi ka naman mapili sa pagkain, marami ka namang option. Marami pa rin namang option. Kaya makakasave ka pa rin. At yun nga, ang kinaganda pa dito kasi mga kababayan, nagkakaroon sila ng one day or two days na nagsisale sila sa loob ng isang linggo.
So kung matyaga ka, pwede mong abangan or antayin yung kailan sila magsisale. Tuesday at saka Friday. Kaya mas lalong makakatipid ka. 4 weeks, 4 weeks in a month. Sabihin natin ganyan, 4 to 5 weeks. So mga around 400 zloty lang yung magagastos nyo. Yung budget nyo sa pagkain. At sa transportation naman, hindi kasi pare-parehas. Sa transportation, minsan sa ibang company, libre lang. So wala kang babayaran sa transpo. Hatid ka sa trabaho at saka pabalik sa bahay. Pero sa ibang company, ibang agency, meron ding ikaw ang magbabayad ng ano mo, transportation. Pero makakatipid ka naman sa transportation kung magbabas ka lang. Meron silang 1 month na bus ticket na unlimited rides na yon, around 115 zloty. Good for 1 month na yon, unlimited rides. At hindi naman mahirap ang transportation dito kasi napaka-systematic ng kanilang ano, transportation. May mga bus stop na kung saan doon kayo mag-abang ng bus at may oras kung anong oras dadaan yung mga bus. At kung magta-taxi naman kayo, medyo may kamahalan pero may pagkakataon na mura lang din ang taxi dito. Kasi minsan na-experience namin kapag naka-promo sila, binabayaran lang namin, nasa 7, 6 zloty lang, minsan pa nga 5 zloty lang or 6 or 7 zloty. At kadalasan 10 zloty lang. Sa accommodation, so same lang din siya sa transportation. May mga ibang agency or company na libre ang accommodation. But depende kasi sa diskarte ng agency yan. Nabanggit ko na yan dati sa isa kong video na minsan libre nga yung accommodation pero mababa naman yung rate na ibibigay sa inyo kasi parang deducted na yon, automatic deducted na nila yung accommodation. Ang binabayaran namin sa accommodation is 450 a month. Pero dahil live out kami ng asawa ko, so, nagbabayad kami ngayon dito sa nirerentahan naming room ng 400 zloty per head. Kaya medyo nakamura na rin kami at papano. Pero nagbabayad pa pala kami ng kuryente. Oh, sorry, nagbabayad pa pala kami ng kuryente na around 150 to 200 zloty per month. Minsan kasi ang kuryente dito tumataas, minsan naman bumababa yung presyo. At yung overall na binabayaran namin ngayon dito is sabihin na natin nasa tigpa 500 zloty kami per head. Pero komportable naman kami kasi solo namin yung room at may sariling banyo at saka may sariling kusina. Unlike sa accommodation na common yung banyo nyo at saka yung kusina. Pero kung solo ka lang naman, mas maganda doon ka na mag-stay sa agency accommodation para mas makatipid ka. Sa pagkain, sabihin na natin nasa 400 zloty ang budget nyo. Then, gawin na nating 500 pala, no? Kasi syempre bumibili din tayo ng ibang mga pangangailangan like sabon, shampoo, mga panlaba, mga powder na panglaba ng damit, ganyan. Panghugas ng mga plato, ganyan. So, i-consider na natin yon, sama na natin, gawin na natin 500 zloty per month. At sa transportation naman, 115, sabihin na natin ganon. So, nasa 615 na. Plus, ano pa ba? Accommodation. Sa accommodation, sabihin na natin nasa 450. 450 per month ang binabayaran nyo katulad ng sa agency namin. So, pumapalo siya ng 615 plus 450, 1,165. Mga ganyan. 1,165 yung mababawa sa sweldo nyo every month. Okay. Ngayon, magkano naman yung possible na sasakurin nyo dito sa Poland?
kung i-compute natin siya sa basic ano, basic salary, kami kapag pumasok kami ng 20 days then 8 hours a day, so kumikita kami ng around 3,400, mga something ganyan, 3,400 to 3,500. Hindi pa kasama yung bonus dyan, guys. Hindi pa kasama. So, yung sinasahod mo lang talaga. O, kung meron kang 3,400, sabihin na natin, ganun. Meron kang 3,400. Then, binawasan mo ng 1,000, magkano? 1,165. So, may matitira na lang, ang matitira na lang sa'yo, 2,300 or 2,200 something. Ganyan, 2,200 something. Pero kapag ka may bonus ka naman at minsan may mga overtime, makakabawi ka pa rin. Like, minsan umabot kami ng 4,500 zloty na sahod per month. Kasama na yung bonus natin. I-compute na lang natin siya by 14 zloty. 14 pesos per 1 zloty. So, meron kang 14,000. Meron kang 3,000. So, 14,000 times 3, 30, 42. Kung may butal pa sa 3,000 something zloty, so mahigit 40 talaga siya. Ayan. Pero linis na yan. At least nagkaroon kayo ng idea. Hindi po accurate yung computation natin about sa sahod kasi sa matitira sa inyo, hindi accurate yung data na sinabi ko sa kung magkano na lang yung matitirang sahod sa inyo sa loob ng isang buwan. Kasi depende yan sa atin, no? Kung hindi tayo magastos, kung talagang basic needs lang yung mga pagkakagastusan natin, so possibly malapit sa ganyang computation yung matitira sa ating sahod. At isa pa, kung hindi ka naman mahilig sa mga masasarap na pagkain, yung mga pangmayayaman na pagkain, eh makakatipid ka talaga. Pero ang good thing dito, guys, kasi nga pagdating sa basic needs like sa food, hindi siya kamahalan. As in, minsan mas mura pa siya. Mas mura pa ang mga bilihin dito kaysa sa Pinas. At nagkakaroon ng sale, mga ganyan-ganyan. Kaya may mamanage mo pa rin yung pagtitipid mo. Sa internet naman, ang budget namin sa internet per month is nasa 35 zloty. Yung load na ginagamit namin sa T-Mobile na SIM card dito sa Poland, naglo-load kami ng 35 zloty. Then, meron na kaming 240 gigabyte na data sa loob ng isang buwan yun. Yung validity niya within 1 month. Kaya, mura lang internet dito. About sa SIM card na ginagamit namin, gumawa rin ako ng video niyan. Panoorin niyo na lang. Hanapin niyo sa mga video ko. Meron po akong ginawang ganyan. Paano mag-register ng ganong promo. Kung meron pa kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo sa baba ng video na to. At sasagutin natin yan kapag meron tayong bakanting oras. Maraming salamat sa panonood at see you in my next video. Bye-bye!